So lapit tayo sa may dagat kasi low tide. Talagang low tide. Kung mapapansin niyo sa ating mga video before, parang may certain portion lang na yung sobrang linaw ng tubig. Then few meters, medyo ano na siya, no, parang nagda-dark. Not because hindi malinaw yung tubig, dahil po dito. Yes, good morning and welcome back sa ating video ngayong araw po ng Martes. Ayan, today po is November 9, 2021. So, nagbabalik tayo dito sa may Dolomite Beach. Andyan yung ating mga DNR Stereo Rangers and so far so good. Walang mga basura, no? 4 weeks na po ito, no? Ilang linggo na po na walang dumadagsang basura dito simula nung binuksan ito sa publiko. Ayan. So bago ang lahat, isang ikot muna tayo sa Dolomite Beach area natin dito po sa Baywalk. Ayan. So lapit tayo sa may dagat kasi low tide. Talagang low tide. Kung mapapansin nyo sa ating mga video before, parang may certain portion lang na yung sobrang linaw ng tubig, then few meters, medyo ano na siya, no, parang nagda-dark. Not because hindi malinaw yung tubig, dahil po dito. Okay? So ipakita ko po sa inyo kung bakit nagaganon yung ano, yung formation ng kulay. Ayan. Kung makikita niyo po, no, kapag umaabot kasi dito lang banda yung tubig dagat dito. So sobrang linaw niya. Pagdating doon, sabi niyo ba't maitim na doon banda sa may unahan? Dahil po yan sa may lumot yung dolomite pebbles natin. Ayan. Kaya maraming isda dito banda, no, sa may lumot na area. Tsaka yung dagat kasi mostly is hanggang dito lang, oh. Hindi na siya umaabot dito sa may bandang taas pa. So, ito siya. Ayan. May lumot. Although may lumot, malinaw naman, malinaw pa rin po yung tubig kasi kitang-kita yung ilalim. So, punta pa tayo dito sa may unahan. Actually, sobrang layo na po nito, ha. Tingnan niyo, ha. Sobrang layo na natin doon sa may seawall. Ayan. Ito yung pagkain ng mga isda ito, yung mga lumot na to. Tingnan nyo po, oh, malinaw pa rin naman. Oh, sobrang linaw ng tubig. And mababaw pa rin kahit doon sa may unahan. Parang hindi aabot sa tuhod yung level ng tubig. Yan, sobrang linaw po, oh. Yun nga lang, malumot yung ano, yung dolomite pebbles. Even yung mga engineering intervention natin like geotubes and geotech cell fabric, nilulumot din po. Ayan. Kaya minsan maraming isda tumatambay dahil sa ano, ito ata yung pagkain ng mga isda, eh. Ayan. Kaya tayo ulit. So, yun po, no, yung kasagutan bakit papansin nyo parang nag-iiba yung kulay sa may bandang unahan ng Dolomite Beach natin. So yun, kahit dahil nga po yun ay nilulumot yung pebbles. Ayan. Pero still ang linaw ng dagat, nakita nyo naman po. Ulitin ko po, ha, kung gaano kalinaw ang dagat natin dito. Ayan. Yung mga maliliit na isda.
So ayan yung mga geotextile fabric and geotubes. Diba? Kahit yan inilulumot din po. Sa ngayon po eh wala pa rin, wala pa rin dumadating na buhangin. Wala pa rin po. So andyan kasi yan eh yung mga barge ng buhangin. So makikita naman natin yan kapag meron na dito naka-standby na mga barge po ng buhangin. So that's the time na umpisa na yung ano, tambakan. Sarap sa ano, ang sarap sa tinga pag yung ano, yung sound na tinatabakan mo yung pebbles. Ayan. Punta tayo doon sa may ano, sa phase 2. Grabing linis talaga oh. Sobrang linis. Ayan, tingnan niyo po ah. Sobrang linis. Ayan, tinutubuan na ng tahong dito. Ayan, mga geobugs naman ito. HDPE pipe. Ayan. Grabing linis. So, nasa phase 2 na tayo. Ganda eh, no? Marami nang nagtatanong, nag-aabang kailan magtatambak sa phase 2. Pero, wala pa rin po eh. Wala pa rin pong dumadating na buhangin. So, antabay lang po tayo. Ayan. Pero, so far, ang linis. Ang linis-linis dito. Napakalawak ng beachfront ngayon dahil low tide po ngayong umaga. Grabing linaw ng tubig. Tingnan niyo po yan, oh. Sobrang linaw. Naku, matindi. Oh, sinong mag-aakala? Baka sa mga susunod na buwan, eh. Yung hinahalukay na lang dito yung mga pang-ulam, oh. Diba? Kasi mga tahong, sobrang dami dito. Baka susunod. Kasi sa Baseco Beach, pag napupunta tayo doon, meron silang shells na nakukuha. No? Hinahalukay lang yung buhangin, mababaw lang. Ang dami nila pong nakukuha. Who knows? Baka mangyari din po yun dito. No? Kasi yung mga crab na maliliit, na mabilis tumakbo, meron na po dito na mamahay na sa gray sand natin. Yan o. Linis, grabe. Ganda. Pati mga ano dito. Mga aso. Diba? Enjoy na enjoy. Maglubog. Maghukay dyan sa ano, sa gray sand. Yan. Ang lawak pa nito. So hanggang dun pa yan, no? Talking about 500 meters beach nourishment natin. Hanggang dun pa yan sa may unahan. I think lalagpas pa yan na ng konti dyan sa ginawa nilang ramp.
Ganda yun, no? Yan. And napakaganda rin ang panahon natin ngayon. Tingnan nyo po yung kalangitan, no? Asul na asul. Wow. Yan, napakaganda din ng dagat. Kalmadong kalmado. So yan po muna yung ating update ngayong araw po ng Martes, November 9, 2021. Oras natin 8:36 po ng umaga. Kita nyo, nilakad natin from phase 1 to phase 2. Walang mga basura. And kahit pa paano, relax ang ating mga Manila Bay Warriors dito. So hopefully, pag dumating yung mga bagyo, masama yung panahon, habagat, hindi naman ganun kadami yung dagsaing mga kalat dito. Kasi for sure, hindi pa rin yun maiiwasan na walang yung mga kalat po, no, pagdating dito sa Baywalk. So thank you so much sa lahat. Ingat tayo palagi. Stay safe and stay healthy. God bless and maraming salamat po.